ito ni Pet ang sukat paranyake para silipin ang iba't ibang hayop na nasa bio-research. Samahan natin siya sa educational tour ng Animal Kingdom. Para sa mga pet lovers na tulad ko, this is the place for you. At kung exotic fish ang hanap ninyo, yak mag-i-enjoy kayo rito. At pampaswerte pa raw ang ilan sa mga ito. Check it out! Ultimate Pet Experience. Yan ang mararanasan nyo sa BioResearch Hypermart dito sa Sukat Paranaque. We've been inspired by the different pet hypermarts in North America, US, and Canada. So we decided to come up with our own pet hypermart, which is Asia's first pet hypermart. In this trip, we have over 500 compartments. We can have alam nyo bang hindi lang ito isang malaking pet shop? Isa rin itong field trip destination para sa mga estudyante. Samot-saring mga alagang hayop ang makikita dito. Mga ibon. Good morning. Good morning. Iguana. Turtles. At siyempre, hindi mawawala ang mga best friends nating aso. Pinipilaan yung makeup ko eh. You know what you do pagka gusto mong lapitan yung isang aso? Don't show your fingers like this. Kasi kala nila claws. Okay? Dapat nakasalang ganyan. Tapos you approach them from underneath. So hindi in their claws. Like that. Kinakain ka na. Nagpapaawa siya. Katakot-takot rin ang mga isda. Alam nyo bang meron silang 3,000 species of fish dito coming from all over the world? Country's longest aquarium strip. Ganyan. Hanggang doon. Halos 300 tangke ng iba't ibang isda ang laman ng mga aquarium. Pero hindi lang yan ang mga isda nila. Ang kwento ni Charlene, binili daw nila to last year, ganito lang kaliit. 8 inches. Tapos, right now, they're this big. Ito ang mga Arapaima gigas na galing pang South America. Pinapaniwalaan ng mga taga roon na ang dila nito ay may medicinal qualities. Those are the largest freshwater fish that can grow until 22 feet. Wow! So, katumbas ng ilang tao yun. There's like 4 people. 4? Yeah, 4 people. These are called alligator doors because of their snout, di ba? Oh, they really alligator. Look like alligators. And once they bite into it, they shake it before they bring it down. So, yun yung one of their... Walang tatalo sa pagkamanghako sa African lungfish. Bakit kaya yan ang tawag dito? Meron silang built-in gills, syempre, at lungs. Kaya pwede silang tumira sa loob at labas ng tubig. Meron silang mga maliliit na para mga paa. Tapos pwede silang mag-hop-hop as long as malambot daw yung surface. Meron rin naglalakihang stingrays na galing South America. Wow, yun, mukhang mahal talaga yun, eh. At ang platinum catfish. Tingnan mo yung red-tailed catfish, oh. Ready for that close-up. Nakasmile. Sandamakmak din ang mga Japanese koi dito na hindi basta-basta dahil pang world-class ang quality ng mga ito. Last year, we've exported over 30,000 pieces of Japanese koi to Canada with 0% mortality, which is a record holder as compared to other countries that have been exporting Japanese koi for how many decades now. So, ang tawag nila dito? Baby koi. Baby koi. Wala sa mga baby kois hanggang sa mga 5-year-old kois.
mapapansin nyo, iba-ibang kanilang mga kulay. Yan ay dahil sa kanilang crossbreeding. Minsan daw merong platinum, iko-crossbreed sa orange. Maaari raw mabuhay ang mga Japanese koi hanggang 10 taon at posibleng humaba ng up to 2 meters. Ang mga koi ay kinoconsider na lucky fish ng mga Hapon dahil pinaniniwalaan nilang nagdadala ito ng happiness, long life, at kapag may negosyo ka, mas maswerte ka. Kaya naman dito sa Fernwood, isang party venue sa Quezon City, halos hindi na mabilang ang mga koi. Pampaganda na ng kapaligiran, pampaswerte pa raw. Considered koi as good luck for us. As you can see, Fernwood, nag-boom talaga yung business. Jewels in the fun. Talagang abot-tenga ang ngiti ng sino man, anuman ang edad, dahil enjoy talagang pagmasdan at kilalanin ang kayamanan ng karagatan.